March 4, 2020. Ngayong umaga lang ay nabalitaan natin na tinadtad ng mga armadong lalaki ang van ni Kim Chu. At salamat po sa Diyos, wala namang nasaktan sa kanila. Papunta ng taping si Kim kasama ang PA at driver niya nang bigla daw silang paulanan ng bala. Akala nila yung nasa likuran nilang puting SUV ang target, pero nakita nilang sila ang pinagbabaril. Ayon sa Instagram post ni Kim, sobrang na-shock siya sa nangyari. Wala siyang idea ano ang nangyayari, baka daw mistaken identity or baka napagtripan lang sila. Wala naman daw siyang kaaway o atraso kaninuman. At ito ay isang napakasamang biro. Gulat na gulat daw siya at tinanong ang driver niya kung ano ang nangyayari. Nakita pa niya ang bala sa windshield niya kung saan nakapwesto ang ulo niya at buti na lang at nakahiga siya. Takot na takot si Kim at hindi niya alam kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Pero sa kabila ng nakakatakot na nangyari sa kanila, dumiretso pa rin si Kim sa taping ng teleserye niyang Love Thy Woman. Pakinggan natin ang panayam sa driver ni Kim ukol sa totoong nangyari sa kanila kaninang umaga. Hello po, good morning. Una-una po, palabas kami ng subdivision, dito lang din sa Katipunan Avenue. Habang na-stop kami sa intersection, pa CP Garcia, yun na, hindi namin nakalae na may putukan. Hindi namin napansin na kami pala ang puntarya. Kaya yun, ang inisip namin, normal lang lahat, wala naman. Yung pag nagbabaan na kami, doon na kami medyo napanik konti dahil sa amin pala yung ano, puntarya. Paano mo nasabi na akala mo hindi kayo yung puntarya? Meron ba kayong katabing sasakyan na akala mo yun yung binabaril? Habang sa linya, bali tatlong lena ako, mayroon pa ako sa likuran. Inisip namin, yung likuran namin, yun yung pinapaputukan. Ay hindi pala, dito pala sa amin tumama lahat ng ano. Ay wala kaming idea bakit nagaganon kasi malinis naman, wala namang ano. Yung gunman, ano yung nakita mo kung alin yung mga gunman? Naka-motorcycle, nag-angkas yun, dalawa sila. Pero yung nagdala ng baril, malaking mama. Naka-angkas, yun lang po, yun napansin ko. Medyo malayo-layo na eh. Fred? Yes, kabayan. May tanong ako kay Wilfredo. Paanong hindi sila tinamaan at hindi sila nasa pool? Anong ginawa nila pag putok? Sir, yung dala ko, yung VIP ko, natulog pa eh. Ngayon, yung nagputukan, yung assistant, katabi ko rin, medyo dumapa siya. Ako naman, medyo sumandal sa upuan kasi galing sa right side na putok, tumagos dito sa left side ko, tumagos sa salamin. Kaya sumandal ako sa ano po, sa upuan. Si Kim Chu, anong ginawa niya? Natutulog po, kaya medyo nagulat na lang din na lahat, basag lahat yung ano namin,